Hi guys, hello, good morning. Ito po pala yung pangalawa yung video ko sa vlogger. Bago po yung lahat, huwag niyo pong kalimutan, subscribe my channel, Leonardo Pialago. Ngayong araw po ito, June 7. Meron lang po kasi ako na balita. Meron lang po kasi ako nakita sa social media. Isa pong customer o client sa isang hotel na nagwawala po. Grabe. Grabe po talaga pag ang tao ay magagalit. Di po ba? So, nagkapalitan po sila ng mga salitang hindi magaganda. Si Ma'am Pinky Amador, isang customer, at saka si yung isang babae na office staff, pinagmumura niya yung office staff. Grabe. Grabe po ang Pilipino. Pag ikaw ay profesional, para ding nawawala yung pagka-profesional mo. Pag ikaw yung galit. Doon po tayo una kay Ma'am Pinky Amador, yung isang babae na nagwawala sa isang motel at pinagmumura niya yung mga office staff dahil ay may gusto siyang hiningi. Siguro nakaabot na po ng 3 weeks at siguro binalikan niya after 3 weeks. Wala naman po yung nangyayari. Okay? So, doon muna tayo kay Ma'am Pinky Amador. Isang customer, client, na galit na galit. Sana po ma'am, hindi po kayo nagagalit agad sa mga tao or mga office staff dahil po ay tao nga lang din naman sila. May boss naman din po sila. Kung ano po yung binilin o instruction ng boss nila, yun lang po talagang sinusunod nila. Isa lang po silang empleyado eh. Isa lang po silang binabayaran. Sumunod lang po sila sa isang rules and regulations sa isang kumpanya po, di po ba? Iko yung super galit nyo po at yung pagmumura nyo dahil nga po yung gusto nyo na hindi pa naibigay. Naintindihan naman po yan natin. Meron po tayong tinatawag dyan, freedom of speech or human, yung pangkarapatan natin sa pagsasalita, karapatan din natin magreklamo, pero po ilagay natin sa tama. Hindi po yung magagalit ka po agad, baka naman po pwede ay makiusap ka ng mahinaon or maigi, maayos. Sa tingin nyo naman po ay yung isang empleyado ay hindi, parang kulang sa knowledge, na sa tingin mo ay hindi naman kayang sagutin yung gusto mong mangyayari. Po madali lang po yan. Kausapin mo po yung pinaka-manager nila o kaya po yung pinaka-boss nila. Hindi naman po kita tinuturuan kung anong dapat gagawin mo. Ito po ay nagsasalita lang na lamang po ako para sa pangkalahatan. Yung pang sa karapatang pantao po natin. Ito po yung tanong ko sa'yo. Nung pumunta po ba kayo sa opisina, yung may gusto kayong hihingiin doon, sa loob ng 3 linggo,
Ma'am Pinky Amador. Sa loob ng 3 linggo, ilan ho po bang bisis kayo nagpalo up para doon sa hinihiling mo? Ilang bisis ho kayo nagpalo up after 3 weeks? Dahil po hindi naman po ikaw lang yung isa inaasikaso. Lahat naman po ay lahat naman po para sa lahat ng mga passengers. Hindi po ba? Ilang beses po kayo nagpalo up? Sa loob ng 3 linggo. Tapos po nagwawala po agad kayo sa opisina. Nagmumura na ho kayo. Sa tingin niyo po ba nakaganda 'yon sa pagkatao niyo? Minumura niyo pa po ang isang babae. Sinabi niyo pa po, gusto mo sapakin kita. Hindi, sinapak mo na lang po sana. Hindi yung salita. Di po ba? Kung yung nagpaloap ka, sana, huwag po kayo umasa na pag sinabi na, o sige, tatawagan na lang po kayo. O sige po, i-email na lang po namin sa inyo. So huwag po kayo umasa dun. May sarili po tayong self-paloap. Tika nga. Huwag kayong umasa na sinabihan po kayo dun na i-email sa inyo. So siguro nagpa-lap din kayo after every other day. Tama po yun. Parang updated po kayo. Iyon, after 3 weeks, pumunta ka lang dun. So hindi pa maibigay-bigay. Kasi nga po, hindi po kayo nagpa-lap. Kung sana po, nagpa-lap din po kayo, mas maigi po. Kasi hindi naman po kayo yung isa lang taong iniintindi. Ang dami po. Sana po nandyan po yung pangunawa natin. Andyan na po tayo sa sarili natin. Karapatan po natin na magreklamo. Dahil ikaw ay isang customer naman din po. Kaso nga lang po, parang bastos mong tingnan. Ang bastos po talaga. Professional, pero parang unprofessional. Hindi naman po masama ang isang professional na magmura. Hindi ibig sabihin, kapag ang professional ay nagmumura, wala nang pinag-aralan. Ang ibig ko po sabihin ay, bilang ikaw ay isang professional, igalang mo at magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Huwag yung makaasta ka parang pinapakain mo yung isang empleyado sa isang opisina na kulang na lang tatadyakan mo. Minumura mo. Kung kahit ano-ano ang pinagsasabi mo, nagdadabog ka. At sabihin mo, kaya mong bayaran. Pinagtadyakan mo na lang sana yung lahat ng mga gamit dun at bayaran mo. Oh. Tira mo naman yun eh. May pambayad ka naman sabi mo, diba? Grabe. Sana po makakarating po ito sa iyo. At para naman po mabawasan yung sobrang minsan na wala na tayo sa sarili natin. Sobrang daming iniisip. Nawala na tayo ng respeto sa kapwa natin. Kasi po ganito po yan. Magpalit kaya kayo ng sitwasyon. Ikaw yung office staff at yung office staff, siya yung magiging ikaw. At ginaganon mo siya. Minumura mo siya. Kahit anong mga pinagsasabi mo sa kanya, natataranta na po siya. Ano kaya yung maramdaman mo? Bilang ikaw yung empleyado. Di po ba? Sana po magkakaroon po tayo ng konting pangunawa dahil sa hinaharap nating pandemya.
ako nga po sa totoo lang, ako may ticket ako. Binili ko ay noong February 27. So dapat ang lipad ko po ay May 21. Eh until May 21 hindi pa naman po tayo nag-GCQ. At saka email ako. Follow up ako sa Cebu Pacific o anumang ano diyan. Wala namang nagre-reply sa akin. Hinayaan ko na lang po. Malaki-laki yung ticket ko para sa akin dahil hindi naman po ako ay mayaman. Kasi dapat flight ko po yung Mayo 21, 2020 at babalik dito papuntang Negros, tapos balik dito sa Maynila June 6, 2020. So, ang ticket ko po yun ay back and forth na po. Back and forth yung ticket ko, halagang 7,000 plus. 7,000 plus. So, canceled. Wala. Rebook daw. So, yun, nag-email ako. Hindi naman ako makapasok na i-rebook daw. Oh. So, ngayon, hinayaan ko na lang. Nilawakan ko po yung pangunawa ko. Hindi yung sarili ko lang ang iniisip, kundi po yung ibang tao, yung pangunawa. Kasi lahat naman po tayo apektado sa COVID-19. Hindi po ba? Oh, ito po pa. Katunayan, ito pa po yung ticket flights ko. Oh. Oh. Yan. Opo. Oh. Oh. Yan. Yan ang ticket ko. Hindi ko na lang yan. Oh, hindi ko na lang po ito pinaripan. Kasi email po ako ng email. Walang nagre-reply. Eh siyempre po inuunawa ko naman din po sila. Ganun na lang din po, hindi ko na masyado inaano. Kaya nasa taong pangunawa. Tsaka sana naman po mabawasan niyo naman po yung tunay niyong ugali. Hindi naman po tayo perfecto, lahat po hindi perfecto. Pero kawawa din yung sa kabilang side, yung babae na sobrang galit mo doon. Yung parang harassment na yung ginagawa mo doon. Pwede ka kakasuhan doon. Pwede ka didemanda. Eh sabagay, sabihin mo lang naman, mapira ka. O yun. Karapatan mo na yun. Ginawa mo yun, pwede ka didemanda. Kung ano mga damages, pwede ka magbayad. Sa'yo naman yun. Okay ma'am, sana po hindi kayo magalit. Nag-react lang po ako sa mga pagginagagawa nyo. Kawawa po kasi yung babae, yung office staff. O sana po, ma'am, God bless you, ma'am Pinky Amador. Sana po hindi na po yan maulit. Okay? Doon naman po tayo kay... sorry po, may manok ah. Nasa probinsya po kasi ako ngayon eh. Dito lang muna ako para mas mahangin pa po. Okay? Doon po tayo kay ano, sa isang babae. Isang babae na empleyado. Ganito po yun, hi sa'yo. Shout out sa'yo. Office staff, yung nag-asikaso kay Ma'am Pinky Amador. Yung trabaho mo, ayusin mo din yung trabaho mo. Sundin mo rules and regulations ng isang kumpanya. Alam ko naman po, sinusunod lang po yung tama. Yung instruction ng boss nyo, hindi po ba? Okay. So ngayon, dapat, yung isang si Ma'am Pinky Amador, yung nagpaloob sa kanyang kahilingan na dapat na ibigay sa kanya, dapat ginawa mo po yung trabaho mo. Number one, ipaloob mo sa pinakabos mo kung anong dapat gagawin dun. Huwag mong hayaan na, bahala na to. Hindi naman nagre-reply si boss eh. Hindi. Kahit wala ka na sa trabaho, alalahanin mo. Pag ako ay nagtrabaho, kahit tulog ako, kahit wala na ako sa trabaho sa opisina, inaalala ko pa yung mga pending na trabaho ko. Yun dapat po, maging masinop ka. Talagang papagalitan ka. Yung trabaho mo parang hindi mo ginagawa. Tapos ngayon natatataranta-taranta ka. Ayusin mo yung trabaho nyo, gampanan nyo. Obligasyon mo yan eh. Oh, 3 weeks. Ang tagal hindi mo pa naibigay, anong ginagawa mo? Alam ko maraming mga
papers work sa opisina. Pero dapat inaano mo rin, tawag dito, tinutukan mo rin yung mga pending mo. Mga pending mo, limbawa ngayong araw, ay ganito, ito nagreklamo, ilista ko to, baka makalimutan. Kasi minsan, pag dami tayong iniisip, makakalimutan na. Yung memory natin, hindi masyadong ano yan. Kaya kailangan mo, ngayong araw, o halimbawa ngayon, June 7, 27, sino mga customers na concern sa'yo na may napagpapallow up, na may mga pending, ilista mo. Number one, ito si Madam. Ito si number two, si Juan de la Cruz. Kailangan itong pending niya, kailangan ma-email na ganitong oras. Ganyan ang dapat magtrabaho. Hindi yung patulog-tulog ka. Binabayaran naman kayo sa isang kumpanya nyo. E kung lagpas-lagpas ka na sa ano, sa oras ng pagtatrabaho mo, sabihin mo yung boss mo, sir, paano ba to? Kailangan ko pa to i-follow up. E, out na po ako sa oras. Paano po ba to? Ganon, follow up mo. Ganon po yan. Parang hindi kayo mapagpagalitan. Kasi kung ako naman sa side ko, talagang magagalit ako. Lahat naman magagalit. Magagalit tayo. Siyempre, pag pumunta ka sa ganun, tapos walang nangyayari. At saka, huwag kang mangako sa isang customer o kliyente mo, huwag kang mangako ng isang, huwag kang mangako ng sasabihin mo sa kanya upo ng upo, pero hindi mo naman magawa. Sabihin mo lang upo ng upo, may masabi ka lang. Pero sa totoo naman, hindi mo naman talaga ginagawa. Okay? Yan ang magiging aral. Leksyon nyo yan. Ganon lang yun. Kakabuisit eh. Kakabuisit yung video na papanood ko. Kahapon yan eh. June 6, 2020. Dahil ngayon, June 7, 2020. Okay? Kakabuisit yung pag pinapanood mo. Yung sumasagot ka na parang kulang. Kulang po kayo sa follow-up sa trabaho nyo. Tutukan nyo trabaho nyo. Gagawin nyo trabaho nyo. Kung hindi nyo na kaya magtrabaho, mag-resign kayo. Ang dami naghanap ng trabaho dyan. Sabihin, advice nyo yung boss nyo. Kung sakali, sabihin mo sa boss mo, sir, paano ba't yung pending ko? Kasi nangungulit na po ito. Kailangan ko po yung sagot nyo. Di balay makukulitan yung boss mo, at least nagsasabi ka. Agswilto ka na dun. I-record mo. Oh, anong mga pinag-usapan? Anong sagot ng boss mo? I-record mo. May sarili kang notebook. Ilalagbook mo. Parang hindi mo makalimutan. Mahirap kasi yung manghula eh. Okay? Yun lang po. Pero bago ito ay taposin ko, huwag niyo po kalimutan. Please subscribe my YouTube channel, Leonardo Pialago. Subaybayan niyo pa po yung ibang mga videos ko po. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Bye-bye.